Nasabat ang pinagsanib na puwersa ng PNP at PDEA sa Quezon City ang nasa mahigit sa 200 piraso ng marijuana bricks na nagkakahalaga ng 26 na milyong piso. Ang kontrabando isinabay pa sa mga gulay na ibinyahe sa Balintawak Market. May detalye si Margabel. Aabot sa 217 piraso ng marijuana bricks ang nasabat ng pinagsanib na pwersa ng NCRPO Regional Intelligence Division, Highway Patrol Group at ng PDEA sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Apolonio Samson sa Balintawak, Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Dibold Sinas, ito na ang pinakamalaking halaga ng droga na nakumpiska ng PNP sa ilalim ng kanyang liderato. Nagkakahalaga ng 26 million pesos ang mga nasabat na illegal na droga base sa DDB Street Value. Itong marijuana na to, based sa investigation, I have compared with the director of PDEA, galing po to sa Caldera areas. And this one ay para po sa NCR area at sa mga malapit na probinsya. We are assessing, we are determining kung ito ba yung drugs, itong marijuana will be used as an alternative for shabu. No, we are assessing bakit ganito karami at tumaas ang demand ng marijuana sa NCR at nearby provinces. We do not know yet kung anong relations nito ang ng marijuana. But once we will know, we'll make a follow-up operations. Naaresto sa nasabing operasyon ang tatlong sospek na nakilalang sina Dayan Cambaliser, Louis Cuerdo at isang alias Angelo. Kaya doon dinala, nagko-cover po sila. Hindi naman kasi sa checkpoint naman kasi, hindi pag, kuhan lang kasi plain view lang kami. Kuhan lang yung nakikita. Kung nasa kuhan nyo, nakita nyo naman yung kuhan nila, packaging, tapos sinabay sa gulayan, wala namang nag-check doon ng aso na mapangamoy. So, tuloy-tuloy lang po yan. No? Yun lang yung limitation namin sa checkpoints. Kasi plain view lang kami. At hindi na po yan pabuksan lahat unless we have reasons to believe na may kontraband o kaya pag may search warrant kami. Nasa kustudiya na ng PNP Drug Enforcement Group sa Campo Crami ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Binati at pinasalamatan naman ni General Sinas sa mga operatiba na nasa likod ng matagumpay na operasyon. Ayon kay Sinas, hindi nila ito magagawa kung hindi dahil sa magandang koordinasyon sa pagitan ng PNP at ng PDEA. Ang pinaigting na anti-drug operation, partikular na sa supply reduction, ay isinagawa sa harap ng inaasahang pagtaas ng demand ng illegal na droga ngayong nalalapit na holiday season. Muli ring nanawagan ng PNP sa publiko na maging alerto at ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga impormasyon ukol sa kalakalan ng illegal na droga sa kanilang lugar. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Dalawang bus sa